ngayon, idadag ko sa inyo yung ginawa kong video kanina tungkol sa BPI Mobile app. Kasi gumawa ko ng video kanina, pero wala palang audio siya. So, ngayon, isiguraduhin ko na meron na to. Then, let's start. Una, syempre, kailangan mong pumunta sa Play Store at i-download yung BPI Mobile app. Yan, dahil sa meron na ako, open ko lang, tapos yung wala pa, install nyo na. So, open. Dito tayo sa Register Now. Enroll to BPI Online. We need to some information to verify your identity. Get started. Dito sa online to BPI, what type of product do you have? Kung ano yung bank account niyo sa BPI. Select a product. So, ang ginamit ko rito is deposit or savings. Credit card or consumer loan. Depende sa inyo. Sa akin, deposit. Then, okay. So, type nyo lang yung deposit account number nyo. Kailangan tama. Siyempre. Tapos, sa baba, next yung birthday. Siyempre, lahat ng gagawin nyo rito is kailangan tama siya sa nakalagay talaga rin sa bank account nyo para walang error. Yan, January 1997, 15. Okay. Then sa captcha, kailangan tama yung sagot ng captcha nyo. Dito, sinisigurado lang ng BPI na tao talaga yung gumawa. 11, 8 plus 3, 11. Type nyo yung answer. The next. Welcome to BPI Online. Please nominate your username and password. Next, nasa step 2 na tayo. Username, kailangan huwag niyong kalimutan yung username niyo na gagamitin niyo. Kasi mamaya, kailangan niyo yung pag nag-login. Dito sa password, kailangan meron lang tayong isang lowercase character, one uppercase character, one number, one special character, at saka 8 characters minimum. Pagka meron natin yung password nyo dun is mag-green na siya. Mag-check yan. Ayan. Tapos, confirm nyo lang ulit yung password nyo. Tapos, next. Email address. Kailangan active yung email address nyo na gagamitin. Kasi dito, i-email lahat ng BPI account yung maging online transaction natin. So, kailangan active talaga siya.
Tapos sa terms and condition, kailangan basahin nyo na din. Then kung matapos nyo na, para alam nyo yung mga conditions dyan ng BPI online account, then pagtapos, agree. Dito sa BPI online, how did you learn BPI online? Optional lang naman siya, pwede siyang sagutan at saka hindi. So, submit. One-time PIN. Dito, kailangan tama talaga yung mobile nyo at active pa siya. Kasi mag-send siya ng code. So, click nyo yung yes. Send me the code. Dito, inabot ako ng medyo matagal kasi kaya wala na akong signal. So, lumabas pa ako ng bahay niyan para mahagit ko yung signal at nag-resend pa ako ng code. So, syempre, kailangan meron kayong signal para dyan. Para hindi kayo ma-delay. Kung ayaw nyo ng mga delay. Yan, mali pa yan. Kasi yan yung unang code na dumating sa akin. Nag-resend kasi ako. Yan. Invalid one-time PIN daw. So, nag-resend daw. Yung pangalawang dumating sa akin, yun yung tinight ko na lang ulit. Yan. Submit. Congratulations, your BPI online account was successfully created. Dito, go to login page na tayo. Nagpatalastas muna tayo yung ito ng asawa ko, nakalimutan niya. Tapos yan, username. Dito, sinabi ko kanina na kailangan tandaan nyo yung username nyo dahil nagkamali rin ako. Yan, username nyo, type nyo. Yung kanina. Kailangan talaga huwag nyo kalimutan yan. Then, yung password nyo. Especially yung password. Then, log in. Yan. Link this device for your security and convenience. You need to link this device. Pwede nyo i-cancel. So, kung pwede nyo, gusto nyo i-link this device nyo, yung phone nyo, para ma-secured kayo, so, link nyo na rin. Then, again, uulit, magsisend ulit sila ng one-time PIN sa cellphone nyo, SMS nyo. Then, pag na-send na yung code, submit nyo lang ulit. Yan, submit. Then, successful na siya. Get started na. Dito, pwede kayong mag-load. Marami kayong mga transaction na magagawa dito sa mobile application niyo ng BPI. Yan, makikita niyo lahat dyan. So, thank you. At maging successful yung paggawa nyo ng mobile ng BPI account, please like and subscribe. Kagaya na sinabi ko kanina, lahat ng BPI account na transaction na ginawa nyo, maglilink sa Gmail nyo.
mag-i-email pala. So, thank you.